at sa ating kaibigan, yung ating pong tumutulong dito, si Mr. June Inyon. Palakpakan po natin. Tama-tama yung project mo, June, dito na magkakaroon tayo ng health center. Dahil napansin ko dito sa ating lugar, napakaraming bata. Baka naman po pag natayo yung health center, lalo pa dumami bata dito, ha? Dapat dahan-dahan na po tayo, daming sanggol kong nakikita. Dapat dito hindi pandesal, Dan, Congressman, Governor. Dapat dito feeding center. Sa inyo po lahat, alam niyo ho, maraming hindi nakakilala kay June Inyon. Si June Inyon po ay kababayan ko. Ilonggo po kami, parehong aming pamilya, at kami po ay napadpad dito po sa Kalusunan. Siya po sa San Pedro, ako po sa Lungsod Quezon. Kami ay unang nagkita dahil kami nag-usap po ng negosyo. Not many of you know about this, but June Inyon is a part and a shareholder of one of the biggest distribution centers in the Philippines. Yan po yung Tau Group of Companies. Lahat ng sari-sari store, yan po kasama nila June Inyon. Noong una kami magkita, magne-negosyo kami ng cellphone. Kami po magdi-distribute because June, well, before that, is part also of the biggest distribution company of the Nokia cellphone in the Philippines. Kaya po nung kami mag-usap, naging magkaibigan kami, at sa pagdaan po ng panahon, tinawagan po ako niyan. Sabi niya, pare, pwede kita makausap. Sabi ko, bakit? Anong problema? Malaki yung problema ko. Ito, congressman, sabi niya sa akin, nakita kami sa Quezon City. Ang dami hong dalang CD, pinakita yung problema ng basura sa San Pedro. So, nag-usap kami, sabi ko, well, June, alam mo naman, may mga problema, may pros and cons, pag-usapan natin yan. To make the long story short, isa po yan sa mga advocacy na itunutulak ni June noon pa man. Pagkatapos, bigla na naman akong tinawagan. Sabi niya, pare, dumalaw ka dito. Kung naalala niyo po dyan dati sa La Marea, pag pumasok ka ng subdivision, may tinatapunan ng basura sa gitna. Yan po sa gitna ng subdivision. Nakita ko, nagdidilig si June. Sabi ko, ano itong ginawa mo? Binili ko na itong lupa. Pagkatapos, ginawa niya pong garden. Nilagyan pa ng fountain. Sabi ko, June, ano bang pinagagawa mo? Hindi, pare, gusto ko talaga to ayusin ng komunidad. And then, weeks after that, I think months after that, June Inyon suddenly told me, tatakbo akong presidente ng homeowners. Sabi ko, pare, dahil po ng negosyo. Ang kumpanya at taho ni June sa ngayon, yung Ingen Group of Companies, composed of about 7 to 8 companies. Magpipresidente ka pa ng Homeowners Association. Sabi niya, hindi, kasi kailangan ka namin baguhin at ayusin yung aming lugar. Eh sabi ko, June, kung magpipresidente ka, dapat tumigil ka sa pagkasuplado mo. Sabi niya, hindi, mukhang gusto ng tao yun. Kasi gusto niya ma-implement yung mga programa po, Father, na kailangan dito sa kanyang lugar. Weeks before that, tumawag na naman po sa akin, magtatayo kami ng health center. Kasama po niya si Congressman Dan, nag-usap ko po kami sa telepono, at sinabi nga magtatayo si June. Sabi ko, June, alam mo yung ginagawa mo. Personal na pera mo yan, at yan ay malaki ang iyong gagastusin. Sabi sa akin, June, hindi, walang problema. Tulong-tulong naman kami, kasama po yung ating mga opisyal ng gobyerno ng San Pedro, kasama si Congressman, and of course, makakasama po si Congressman Egay San Luis. Kaya dito po natayo itong health center at foundation na to. Napakaganda pong programa ang ginagawa ni June. Edukasyon at kalusugan dito sa ating lugar. And I'd like to congratulate you, June, for all this effort. Hindi na po kailangan gawin to ni June, but I guess he wants to do this alongside with the officials of San Pedro and the officials of the province, including our Congressman Dan Fernandez. Kaya nga yung binabanggit niya kanina, yung pagtulong sa kapwa, yung pagtulong sa lahat, ay talaga pong napakalaking bagay ng ginagawang pagtulong ni Mr. John Inyon. And I just like to end my story by telling you one of our conversations. Sabi ko, John, ano mo ba yung ginawa mo dyan sa subdivision mo? Kasi ho, alam niyo naman, binili niya yung ilang bahay dyan sa loob ng kanyang lugar. Pwede ka lang bumili ng bahay sa Forbes Park. At yung ginagawa mong gastos dito, ginagawa mong gastos sa loob, pwede ka pang bumili ng dalawang bahay sa Dasmariñas o Forbes Park. Katunay, may bahay naman po siya sa power plant. Alam niyo ang sabi sa akin ni John, pare, dito na ako tumanda sa San Pedro. Dito na tatanda yung aking mga anak. Ito na yung aking lugar. Hindi na ako alis dito
at tutulong ako at gagawa ako para itong kalalakihan ng aking mga anak ay isang magandang lugar na katulad ng magagandang lugar sa Makati. Kaya June, congratulations. At sana hindi lang tayo maging magkamuka. Sa dami din ang pera mo, maging magkamuka tayo. Sa inyo po lahat, sa mga taga San Antonio, magandang umaga po at congratulations sa inyong lahat.